Kung tatanungin ka ngayon ng ating Diyos, ano ang nagawa mong mabuti? Bakit ang bansang Pilipinas sinasabing Christian country? Bakit marami pa rin ang gumagawa ng masama na dapat ay makilala tayo sa paggawa ng mabuti o maging halimbawa sa ibang bansa? Makikita sa atin ang kabutihan ng ating Diyos, ang bunga ng Holy Spirit ay gumpagawa ng mabuti, hindi makasarili, mapagmahal, mahabagin, maunawain, tapat, makadiyos, at hindi nag-iisip ng masama sa kapwa na nakikita sa kanyang kabutihan, sa kanyang sarili. Makikita ng lahat, bukas ang palad, mahabagin. Ibig sabihin, sa bansang Pilipinas ay tinaguri ang Christian country, ngunit may mali. At hindi nila maiwasan ang paggawa ng hindi maganda o ng masama. Naisip niyo na ba ito? Paano masosolusyonan ang ganitong paggawa ng masama? Tama ba ang magsimba tuwing Linggo lang? Magdasal araw-araw? Ang sagot ng Biblia ay hindi. Kailangan mo muna makilala ang tunay na Diyos na gumawa ng langit at lupa. Kung sino ba talaga ang Diyos? Ano ang kanyang layunin sa sanlibutan o sa lahat ng tao? Gusto niyo ba makapasok sa kaharian ng Diyos? Bago pumikita ang ating mga mata, bago tayo manghina, dapat ay makilala natin ang ating Diyos na gumawa ng langit at lupa at sa huling paghuhukom. Kung tatanungin kaniya, ano ang nagawa mong kabutihan sa lupa nang nabubuhay ka pa dito? Marami ba? Hindi ka ba nagsinungaling? O madalas ka bang nagsisinungaling? Nagnakaw ka ba? Pumatay? Sumira o nanira ng tao? Hindi ka ba naging mayabang? Pagsisinungaling at pagnanakaw ang hindi gusto ng ating Diyos. Ganun din ang pangangalo niya. Lahat merong kapag mayroon nangailangan at lumapit sa iyo dito sa atin, sa lupa, tinulungan mo ba? Kahit hindi ka mayaman? Basta't alam mong nangangailangan siya? Ginalang mo ba ang iyong mga magulang? Hindi ka ba nag-isip ng madalas ng masama sa iyong kapwa? Madalas mo ba kinakausap ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin o pagpapakumbaba sa harapin niya? Nag-iisip ka ba ng mabuti sa iyong kapwa? May natapakan ka ba sa kanila? O may nagawa kang hindi tama? Alam mo na ba ang mga batas ng ating Diyos na nakasaad sa Biblia? Dapat ay humingi ng tawad sa ating Diyos, magpakumbaba at tumalikod sa ating mga kasalanan at lumapit sa Diyos. Tanggapin ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo sa ating puso at nang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na nakasaad sa Biblia sa John 3 verse 16 upang hindi tayo mapahamak. Naparito ang anak ng Diyos, ang anak ng Diyos na si Jesucristo, ating tagapagligtas, upang gampanan ang nakasaad sa kasulatan sa Biblia, pagalingin ang mga may sakit, padilatin ang mga bulag, makalakad ang mga pilay, at palayasin ang masasamang espiritu. Napakabuti ng ating Diyos. Mahal na mahal niya tayo.
Kaya iaalay natin ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. Mahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili na sinasabi sa kasulatan. At mahalin ng Diyos. Mahalin ang ating Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Banal siya at tapat, kailanman hindi nagbabago ang lahat. Ang ating Diyos, hindi siya nagbabago. So maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Pagpalain po kayo ng Diyos.